pagtutulungan sa so may naku. Judge mo, okay. Paghuhusga, may offer strength. Maaaring sa likod po nito ay may sindikato. Sa pinapakita sa akin, she's alive, pero behind this, may powerful person na pinapakita sa akin dito na king kasi siya, ibig sabihin older no. Kanina ang nakasabay niya sa sasakyan, actually talaga ang nakikita ko dito malinaw eh, na nakalabas siya eh. Sa pinakita kasi sa akin, parang may pinaamoy sa kanya. Maaaring si Jovelyn ngayon hawak nito. Universe, nasaan si Jovelyn Valier? Buhay ba na siya? Sobrang na-stab to si Jovelyn. Las na siya ngayon. Oh my goodness. May gumawa talagang tao na napakasama sa kanya. Betrayal, may dumuko talaga kay Jovelyn and binalag talaga siya kung saan. May legal matter na tayo na. Pag-pray natin na sana buhay pa talaga siya pero talagang hirap na siya ngayon. Pray natin si Jovelyn. May nagtag sa akin. Sabi niya, Miss CA, baka naman po. Ito yung tinag niya. About to dun sa nawawalang girl daw. Actually, in-advise ako na huwag nang mag-post regarding this. Pero since marami-rami kayo nangungulit, ganito nyo na lang siya i-take. Huwag nyo seryosohin to. Kumbaga, sinihingan nyo ako ng insight. Insight ko to doesn't mean it's true. Don't take my word for it. Hindi porket sinabi ko, totoo. Astro-wise, ito yung nakita ko. This is a horary chart. So this is yung chart na kinast ko the moment I asked the question, asan si girl? So sa nakita ko dito, explain ko na lang. Like, hindi na ako maganyan-ganyan. Kumbaga, sa mga nakakaalam sa astrology, sundan nyo na lang itong chart. Pero ito yung insight ko dyan. Or gumawa sa kanya ng bad na sabihin natin medyo may status. Dinala siya sa possible na dumpster or kung hindi man dumpster, something na may association sa water and sa dirt. Kumbaga, parang may, basta yung lugar may tubig, may lupa, may junkyard, may tume. And most likely, kung hindi siya nasa ilalim, nasa bandang north siya. Like north ng lugar. Ito kasi Venus na to si girl. Yung gumawa ng bad sa kanya itong Lilith. Tinignan ko lang yung connection and layman's term na to. So dito ko nakita na kung nasa lugar man siya or nasa same place man siya, kung saan man siya nawala, posibleng underground. Kung wala naman, posibleng dinala sa north. Pero don't take my word for it. This is just a chart. Hindi rin naman totoo or baka mali din naman ako, diba?
to check the cards. And ngayon, ito ang nakikita ko. My interpretation for what I'm seeing could be different. Pero sa nakikita ko dito, right now, yung person na naghahanap sa kanila or sa kanya, nagsiseek na ng legal justice. Itong person kasi na to, either bago siya mawala or bago siya magkaroon ng something bad na nangyari sa kanya, ay iniwan to para kitain. If hindi naman kitain, siguro like may susundo sa kanya or something like that. Ito na yung representation ng may nangyari sa kanya. Hindi pa tayo dito. Kasi andito yung event. Kasi itong part na to, ito yung nangyari sa kanya dun sa mall. Explain ko lang. I think alam naman natin kung ano nangyari exactly dun sa balita. Ito siya, lumabas, tapos nag-aantay. So ito yung part na yon. So ito yung sabi sa cards na pwedeng nangyayari sa kanya. I think she's being held captive right now. And kung meron man, may possibility of trigger warning. Ilagay ko na lang dito yung word na yon. She's being held captive by some bad guys and pwedeng may ginagawa sa kanyang hindi maganda o masama. May involvement dito ng no comment. Kuha pa tayo ng card kung kamusta siya. Kamusta siya? She's holding on to her dear life. Pwede siyang mahanap ng 6 days, 6 weeks, 6 months. So again, akin. Nanonood ka lang ng movie, gano'n. Tapos pero nandun ka. Sabi ko, ba't kailangan akong itago kung pwede ko naman i-share? Hello po mga ka-PTV, maligayang pagbabalik po sa ating channel at welcome back na naman po sa ating lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang pag-alingasaw ng matagal nang nakahimlay. Pero bago po yan, kung ikaw ay bago lamang sa aking channel ay pakiclick like, subscribe at hit the notification bell para po mag-updated po tayo sa mga panibagong uploads natin. At ang susunod na iyong mapapakinggan ay walang halong pananakot kundi magsisilbi lamang itong gabay para sa atin. Sa patuloy na imbestigasyon at hindi pa rin mahanap sa 22 anyos na babae na si Jovelyn Galieno, ay madami pa din sa mga netizens ang nagtatanong kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari sa dalaga. Isa na dito ang vision ng isang tanyag na mahuhula na si Mamo. Pakinggan po natin. Madaming nagtatanong nito. Sabi nila, Mamo, anong POV? Most sa Palawan case, yung babaeng nawawala. Ito naman, hindi ko ginamita ng tarot o baraha. Vision lang. Sabi nila, nasa tubig. Ako, masasabi ko, nasa mapunong lugar siya at kasalukuyang umiiyak. Nagtry ako kumonekta sa kanya, puno siya ng paghihinagpis at sama ng loob. Apat ay nakikita kong gumawa, walang kalaban-laban, hinampas ng bato sa ulo, pagkatapos iniwan sa isang lugar na mapuno at walang bahayan. Hindi man siya makita ngayon, isang araw, aalingasaw siya, sana may makatagpo. Sa lahat ng kaibigan ng pamilya niya, mag-light kayo ng kandilang itim. Isang araw, susuko din ang gumawa dahil hindi sila patatahimikin ng kaluluwang ito. Kayo po mga ka-PTV, ano po sa tingin ninyo? Sino-sino kaya sa limang mga mahuhula na ito ang tama? Tatlo na sa kanila ang nagsasabing nasawi na ito. Dalawa naman ay buhay pa. Paki-comment down below na lang po para po ating matalakay. Kung ano man yun ay tulungan na lang po natin na ipagdasal ang sitwasyon ni Jovelyn na iadya siya sa lahat ng pahamakan at tulungan din natin ang ipagdasal ang kanyang pamilya na malagpasan ang pagsubok na ito at huwag sila bumitaw sa kanilang pananampalataya sa ating puong may kapal. Kung ano man ang mangyari, may rason ng Diyos sa lahat kaya magtiwala lamang tayo sa kanya dahil mahal na mahal niya po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-PTV. Please don't forget to like and subscribe. God bless po sa ating lahat and stay safe po. Hello guys! I'm Miss Tess Manghula. Ito try kong huhulaan nyo kung ano nangyari kay Jovelyn.
masyadong in-demand tong pangalan ni Queen nung pagkawala niya. So, I have cards here and I found the name of Jocelyn Galeno. So, huwag din kayo mag-depend dito sa babasahin ko kasi kaya nga hula eh. Kung ano lang yung makita ko sa cards, yun lang yun. Ayan, babalasahin ko na yung cards. This is what you call tarot cards. Kahit mga doktor eh, binabasa ko. Hindi ko lang kinukukos. I can predict the person who has. After yung nabalasa ko, nakuha ako ng 40 cards. So, 14 kasi 14 yung name ng count ng kanyang pangalan. Kukorma ko na ako, please. Para hindi nagtataka kasi yung pre-minutes na ako. Okay. Open up. Ay, saan yung labas? Kanyang magulang, lalo na yung kanyang ina, ay halos kusunan na matas para tiyak, magdamag, ilang araw na. It says, okay. So, 14 days pa ito. 14 days pa ito, malalaman kung anong tunay na nangyari. Iiyak ang magulang niya. So, tatay niya nag-atako dito, bata pa yung lalaking kumuha sa kanya. Nasa edad na 30 to 40 ang edad. And then, ito yung hilig mag-atako sa asaan. Ito sa kanyang lalaki. So, sa itong lalaking dito, itigilan siya na. Itigilan siya. Sobra. Medyo payat ito. Straight lang ang buhok nito. Sabi siya kinuha. Sabi siya kinuha, medyo may kaya yung kumuha sa kanya. Kung magtapos, no? Yung lalaki, pumunta sa mga